Araling Panlipunan 2, Ika-apat na Markahan, Araling 2, Karapatan ng Bawat Kasapi ng Komunidad. Magkakaroon tayo ng balik-aral tungkol dito. Kasanayang Pagkatuto at CODA. Naipaliliwanag na ang bawat kasapi ng komunidad ay may karapatan. Ngayon, ating balikan kung ano-ano ang serbisyong ibinibigay ng mga bumubuo ng komunidad para matugunan ang pangunahing pangangailangan nating mga tao. Nais kong tingnan at basahin ninyo ang mga dialogo sa mga larawan. Ano kasi ang serbisyo sa komunidad ang binanggit sa usapan? Tama, ang pagsasaayos ng mga tulay at kalsada upang mapabilis ang transportasyon. Sa larawan na ito, anong serbisyo sa komunidad ang sinasabi sa usapan? Mahusay, ang pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga batang nais mag-aral ngunit walang kakayahan ang kanilang mga magulang na pag-aralin sila. Sa usapan naman na ito, ano kaya ang serbisyo sa komunidad ang sinasabi sa usapan? Magaling ang pagbibigay ng libreng bakuna sa mga batang edad 1 hanggang 6 na taong gulang. Bilang isang bata, paano nyo pinahahalagahan ang mga nabanggit na serbisyo sa inyong komunidad? Magaling! Pag-iingat sa mga kagamitan sa komunidad, pakikiisa sa mga proyekto, pagbibigay ng donasyon o kahit na anong maaaring itulong upang makatulong sa mga kapuspalad, at pakikiisa sa mga gawain sa komunidad tulad ng pagbabakuna at clean-up drive. Binanggit natin sa ating nakaraang aralin na maraming serbisyo ang ginagawa ng komunidad upang matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mamamayan, gaya ng pagpapagawa ng patubig upang magkaroon ng mabuting ani ang mga magsasaka. Kapag sinabi nating patubig, ito ay irigasyon o pagsusuplay ng tubig sa mga magsasaka upang magkaroon sila ng masaganang ani. Ikalawa, pagtatayo ng pamilihang pangbarangay o public market. Sa pamamagitan ng pagpapatayo ng mga pamilihan sa inyong barangay, mas napapadali ang pagbili ng mga pangunahing pangangailangan ng mga tao doon. Ikatlo, pagtatayo ng health center. Dito, nagpapakonsulta ang ilang nating mga kabarangay. Nakapunta na ba kayo sa health center? Hindi ba't nagbibigay sila dito ng libreng bitamina at bakuna?
Ika-apat, pagtatalaga ng mga barangay pulis o barangay tanod upang mapanatili ang kaligtasan ng bawat isa. Hindi ba tuwing gabi may mga rumorondang barangay tanod sa inyong lugar? Upang mapanatiling ligtas at payapa ang inyong komunidad. Ikalima, pagtatayo ng mga paaralan at pagbibigay ng libreng edukasyon sa elementarya at sekundarya. Kaya nga, mayroon tayong mga public schools na nagbibigay ng libreng serbisyong edukasyon para sa lahat. Meron din tayong mga daycare center sa ating mga komunidad. Sunod ay pagpapagawa at pagsasaayos ng mga kalsada at tulay. Pagpapaganda at paglilinis ng parke at pasyalang pampubliko. Mayroon bang parke sa inyong lugar? Malinis at maayos ba ito? Ano-anong inyong mga ginagawa upang mapanatili ang kalinisan dito? Ngayon ay magkakaroon tayo ng mga gawain. Nais kong pagmasdan ninyo ang mga larawan. Iguhit ang masayang mukha kung nagpapakita ng katanggap-tanggap na kalagayan para sa bata. At malungkot na mukha kung hindi. Nais kong isulat ninyo sapat lang ang inyong eksplanasyon. Unang bilang, masayang mukha o malungkot na mukha? Bakit? Ikalawang bilang, masayang mukha o malungkot na mukha? Bakit? Ikatlong bilang, ito ba'y katanggap-tanggap para sa bata? Masayang mukha o malungkot na mukha? Bakit? At ikaapat na bilang, ito ba'y katanggap-tanggap na kalagayan para sa bata? Masayang mukha o malungkot na mukha? Bakit? Ikalawang gawain, basahin ang mga pahayag sa ibaba. Piliin ang letra ng mga pahayag na nagsasaad ng karapatan ng bata. A. May panganak at mapalaki ng maayos. May panganak at mapalaki ng maayos. B. Pagtrabahuhin sa maagang edad. Pagtrabahuhin sa maagang edad. C. Abusuhin at pagsamantalahan. Abusuhin at pagsamantalahan. D. Mabigyan ng edukasyon. Mabigyan ng edukasyon. E. Makapaglaro at makapag-ukol ng panahon sa paglilipa. Makapaglaro at makapag-ukol ng panahon sa paglilibang. Piliin ang letra ng mga pahayag na nagsasaad ng karapatan ng bata. Gawain 3. Isulat sapat lang ang sagot sa tanong na nasa hulihan ng bawat sitwasyon. Unang bilang, kumakain ng masustansyang pagkain sa tamang oras ang mga bata. Anong epekto nito sa iyo bilang isang bata? Kumakain ng masustansyang pagkain sa tamang oras ang mga bata. Ano ang epekto nito sa iyo bilang isang bata?
Ikalawang bilang, ligtas at maayos na kapaligiran ang kailangang tirahan ng mga bata. Subalit, sa gilid ng kalsada, sila nakatira at barong-barong ang kanilang bahay. Ano ang magiging epekto nito sa mga bata? Ligtas at maayos na kapaligiran ang kailangang tirahan ng mga bata. Subalit, sa gilid ng kalsada sila nakatira at barong-barong ang kanilang bahay. Anong magiging epekto nito sa mga bata?